nilatag ng Department at Philippine National Police sa quarterly meeting ng Provincial Peace and Order Council ng Nueva Ecija ang kanilang accomplishment kaugnay ng anti-illegal drugs campaign. Inilahad ng Department of Health at Philippine National Police ang kanilang accomplishments tungkol sa anti-illegal drugs campaign sa quarterly meeting ng Peace and Order Council na ginanap sa Sierra Madre Suites, Palayan City. Ayon kay Police Superintendent Antonio Yara, Nueva Ecija Provincial Director, sa 33 bahay pagbabago, umabot na sa 2,175 ang nakagraduate para sa reformation program. There are 33 bahay pagbabago being manned by the PNP sa bawat city, municipal, and provincial level. So we have one each, we have a total of 33. And as of now, we have at least 2,176 graduated from this reformation program. This is apart from the mega trade. No? Ito yung mga low risk na na-assessed by the DOH. So the PNP took the initiative in reforming them. Sa accomplishment ng PNP sa double barrel mula July 1, 2016 hanggang February 2017, nakapagtala ng 28,460 surrenderies, 903 ang naaresto at 26 ang napatay na may kabuuang 29,389. Sa isinagawang drug clearing operation ng NEPO, out of 849 barangays sa buong Nueva Ecija, 580 o 75.42% na sa mga ito ang cleared barangays. Ipinaliwanag ni PD Yara na nangunguna sa pangunahing dahilan ng kriminalidad ang paggamit at pagkalulong sa droga. We also reported a decline in the crime, no? For the period. We are in the downtrend. And then we also noted the rise in the theft and robbery. And that is expected because of the intensified campaign against illegal drugs. Sa pinakahuling update ng PNP sa mga kriminalidad sa Nueva Ecija, dahil sa pagsugpo sa droga, as of January to February 2017, bumaba ng 18% ang kaso ng krimen sa lalawigan na mayroong 254 index crime kumpara noong July to December 2016 na umabot sa 370. Ang Cabanatuan City ang pinakamataas sa kaso ng krimen sa Nueva Ecija, partikular na sa robbery crime, theft crime, physical injury at carnapping, dahil halos kalahati na ng populasyon sa lalawigan ang nasasakop nito. Dagdag pa ni Yara, sa suporta ng pamilya ng mga drug surrenderies at mga health expert, matutulungan ang mga ito na mapadali ang pagbabalik loob sa Panginoon at pagbabagong buhay. Maraming mga success stories, ano? Lalo na yung nag-undergo sa reformation natin at rehabilitation. So sa rehabilitation, ongoing. Sa reformation, maraming success stories. With the involvement ng family, you know, ng mga health experts natin. So, na i-correct, no, yung mga pagkukulang nila, and now they are back in the community with a renewed trust coming from their respective families. So ito ang kailangan natin, yung confidence, yung trust na binibigay natin sa kanila para tumaas ang kanilang, may balik yung kanilang self-esteem. Sumunod na nagpresenta ang Department of Health. Ayon kay Dr. Edwin Santiago, as of February 2017, umabot na sa 5,006 ang drug surrenderies na dumaan sa assessment ng mga rural health workers. Karamihan sa mga ito ay kalalakihan na may edad 30 hanggang 45. Meron hong mas mababa pa sa 17 years old na na-assess at kanilang na-screen. Ganun po kababata yung ating mga voluntary drug surrenderies ngayon. Marami pa rin po sa nag-drug surrenderies sa atin ay kalalakihan. At sa age group po na 30 to 45, ang may pinakamaraming numbers. 30 to 45. Sa lalawigan ng Nueva Ecija, may kabuuang 95 health professionals na ang sumailalim sa training para sa screening ng mga drug surrenderies. Para sa Balitang Unang Sigaw, Majoy Villaflor. Unang Sigaw.